So, anong plano mo? Pagtatanong ni Lovie kay Kiefer. Patuloy lang yung dalawa sa pag-uusap ng walang kalam-alam na naririnig at nakikita sila ni Averyn. After the wedding, pwede ko nang kunin at ilipat sa pangalan natin ang mga pera ni Averyn. At isa pa, after my plan work, I will file a divorce para tayo nang magsasama. Sisirain ko siya to make her down. At ikaw naman ang sisikat at limpak-limpak na pera ang ating makukuha. Nakangiting wika ni Kiefer. Tila ba nandinig ang mga balahibo ni Averyn sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ganun pala kasama ang binatang kanyang minahal at papakasalan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi niyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood niyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Chapter 1. Hello, hon. Napatawag ka ata. Tura ni Averyn sa kanyang mapapangasawa na si Kiefer. I am so excited to our wedding next day. I am imagining my life with you. Nakangiting wika ni Kiefer kay Averyn. Nagkukwentuhan pang dalawa nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Kiefer. Tingnan mo kung sino yon. Papatayin ko na din ang video call. Wika ni Averyn at dali-daling inilagay ni Kiefer ang kanyang cellphone sa lamesa. Papatay na sana ni Averyn ang video call nang marinig niyang isang halinghing. Ah, make me hot, babe. Boses ng isang babae na nadinig ni Averyn. At doon ay nakita niya si Kiefer, ang kanyang fiancé, at si Lovie, ang assistant ng kanyang fiancé, na isa ding modelo kagaya niya. Ngunit hindi sila tulad niya. Para bang nanood ng life sa Averyn. Masakit nga lang dahil ang kanyang pinanonood ay ang sariling fiancé na nakikipagtalik sa ibang babae. Shit, you're so tight, babe. Mode my name. And I make you come. Tura ni Kiefer at dinig na dinig at kitang-kita ni Averyn ang pagtataksil ng dalawa. Matapos ang pagtatalik ng dalaway, narinig pa ni Averyn ang isang bagay na hindi niya aakalain. Nagagawin sa kanya ng mahal na nobyo. So anong plano mo? Pagtatanong ni Lovie kay Kiefer. Patuloy lang dala sa pag-uusap ng walang kalam-alam na naririnig at nakikita sila ni Averyn. After the wedding, pwede ko nang kunin at ilipat sa pangalan natin ang mga pera ni Averyn. At isa pa, after my plan work, I will file a divorce para tayo na ang magsasama. Sisirain ko siya to make her down. At ikaw naman ang sisikat at limpak-limpak na pera ang ating makukuha. Nakangiting wika ni Kiefer. Tila ba nandinig ang mga balahibo ni Averyn sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ganun pala kasama ang binatang kanyang minahal at papakasalan. Sa sobrang sakit ay hindi na magawa ni Averyn na makapagsalita. Inihagis ng dalaga ang kanyang telepono sa dingding ng kanyang silid. At naluha na lamang sa labis na sakit na nadarama. Sino sila para gawin ito? Umiiyak na sigaw ni Averyn. At saka umisin ng isang nakakatakot na ngiti. Matapos na ayusin ng sarili ay lumabas si Averyn at nagtungo sa bar. At doon ay nagpakalango sa alak at iniyak ang lahat. Averyn? Ikaw? Teka, bakit ka umiiyak? Halika nga, sumama ka sa akin, tama na yan. Tura ni Shan sa dalaga. Si Shan ay best friend ng fiancé ni Averyn. Shan, my fucking fiancé's best friend. Dumuluhang tura ni Averyn at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. What happened? Nag-away ba kayo ni Kiefer pero malapit na kayong ikasal? Tura ni Shan at inalalayan ng dalaga. Hindi ako lasing, Shan. Oo, nakainom ako. Pero alam ko ang ginagawa ko. Tura ni Averyn at nilagok ang alak na nasa kanyang harapan. Alam ko, pero ano bang nangyari? Pag-uusisan ito at doon na umiyak si Averyn.
I saw them cheating on me. They kiss, sex, and plan to hurt me. Sean, ang fiancé ko may affair sa assistant niya. And they plan this to make me miserable after the wedding. Umiiyak na wika ni Averine. Kunot noon naman itong tinignan ng binata. Anong ibig mong sabihin? Si Kieferine, may ibang kalaguyo? Nagtatakang tanong ni Sean at nilinaw ang lahat. Tama, nakita ko sila ni Lovie na nagtatalik. Napanood ko live, Sean. Ang sakit. Hindi lang yung plano nila na sirain ako. Kapag nakasal na kami at nakuha na ang perang pinaghirapan ko, then he will divorce. Ang tanga ko para maniwala na mahal niya ako. All this time, I am just a mission for him to be successful and damned me. What should I do? Paliwanag ni Averine at patuloy pa din sa pag-iyak. Talk to them. Suhisyon ng binata. Talk? I have a plan. Marry me so I get avenged to them. Seryosong tura ni Averine at hinila si Sean palabas ng lugar niya iyon. Are you sure of this? Baka naman masyado ka lang nagpapadala sa bugso ng damdamin mo, Averine. Paninigurado ni Sean sa dalaga. I am sure of this, Sean. Please help me. Alam ko best friend mo si Kiefer, pero gusto ko lang turuan siya ng leksyon at ipakita na mali siya sa kanyang ginagawa. Please, Sean. After this naman, pwede naman tayo mag-divorce. Please, help me. Pakiusap ni Averine sa binata. Paano tayo magpapakasal? It's evening, Averine, at bukas na ang kasal nyo. Uwi ka ni Sean sa dalaga at may kabang nararamdaman sa kanyang dibdib. Let me do this. Uwi ka ni Averine at mabilis na minaneo ang sasakyan sa kadumiretso sa isang pare. Dahil sa awang nadarama ni Sean para kay Averine, ay sumayon siya sa ideya ng dalaga kahit na tila babiglaan ng lahat. Kaibigan ni Sean ang fiancé ng dalaga. Siya pa ang dapat magiging best man ng kaibigan, ngunit ngayon ay tila ba bigla na lamang umiba ang ihip ng hangin. At ngayon ay nasa harap na sila ng altar ng simbahan na nakaharap sa pare. Oh, napakagabi pa, Averine, para sa kasal. Teka, ito bang pakakasalan mo? Parang ibatang nakita ko nakasama mo nung nagsabi ka sa akin. Tura ng pare at titigan pang maigi ang binatang si Sean. Ninong, pwede po bang ikasal kami ngayong gabi? Tura ni Averine at napakurap-kurap naman ang pare. Ngayon na ba? Hindi ba bukas? Teka nga, nagugulan ako. Iba talagang kasama mo dito. Nagugulumihana na wika ng pare. Ninong naman eh, sige na po, ikasal mo na kami. Saka baka mamaya, namalikmata ka lang nun, kaya akala mo iba. Gusto na namin na magpakasal para naman wala nang hadlang sa pagmamahalan naming dalawa. Di ba, honey? Nakangiting tura ni Averine at kumapit pa sa braso ng binata at tumingin sa mga mata ni Sean na tila ba sinasabing sumakay lamang ito. Sigurado ba kayo? Hindi niyo na ba mahihintay ang bukas? Paninigurado ng pare. Ay, si Ninong, ang kulit. Dali na po. Pangungulit ni Averine at wala nang ang nagawa ang pare. Eh kung ganun, mahal niyo naman ang isa't isa, edi umpisan ko ng seremonya. Tura ng pare at inumpisahan na nga nito ang kasalan. Ilang minuto lamang itinagal ang seremonya at matapos na nai, natapos na din. Lumabas si Averine kasama si Sean na may ngiti sa labi. Paano ka nakakuha ng singsing? Eh wala naman ako nakitang daladala mo. Nagtatakang tanong ni Sean sa dalaga. Ako pa ba, Sean? Di na mahalaga yon. Ngayon nakasal na tayo. Humanda silang dalawa. Nakangising wika ni Averine na kung kanina'y todo iyak, ngayon ay nakangiti na ito na nakakaloko. Napapailing na lamang si Sean dahil sa mga ipinapakita ngayon ni Averine sa kanya. Hindi din alam ni Sean kung bakit nga ba siya pumayag sa ganung plano ng dalaga. Ngunit sa ngayon ay iniisip niya na lamang kung ano nga bang nais gawin ng dalaga sa binatang dapat nitong pakakasalan at kanyang best friend na si Kiefer.
Hindi din mawari ni Sean kung bakit ba naisipan ng matalik na kaibigan na lukohin ng tulad ni Averine. Si Averine ay isang modelo na mula sa mahirap na buhay. Maganda at sexy ang dalaga, kung kaya nakapasok ito sa industriya ng pagmomodelo. Kinasikat siya ng kanyang manager na si Kiefer, na kalaunan ay kanyang naging nobyo, at pinangakuan siya ng pakakasalan. Naging sikat si Averine sa tulong ni Kiefer, kung kaya't labis itong minahal ng dalaga. Ngunit ang hindi alam ni Averine ay naluloko lamang siya nito. Halos lahat ng kita niya sa pagmamodelo ay ang binatang si Kiefer na kikinabang, at palaging sinasabi sa dalaga na nilagay na ang pera nito sa savings bank account ng dalaga. Minahal ni Averine ang nobyong si Kiefer, at lubos na pagtitiwalang binigay niya sa binata. Ngunit ngayon na alam niya na ang tunay nitong kulay, naisipan ni Averine na baliktarin ang sitwasyon at iparamdam sa mga ito ang sakit na kanyang nadarama. Alam ni Averine na kaibigan ni Kiefer ang binatang kanyang pinakasalan na si Sean, kung kaya't mas natutuwa ang dalaga dahil mas masakit mararamdaman ni Kiefer kapag lumabas ang katotohanan. Ano bang plano mo, Averine? Nakakunot noong tanong ni Sean, at baka sa mukha nito ang pagkaseryoso. Tsh, dami mong tanong. E di papakita ko sa kanila na mali sila ng kinalaban. At pinagtaksilan, I make them suffer and feel the pain in my chest. Seryosong tura ni Averine, at lumiis ng tingin. Mali ito, Averine. Tura ni siya na tila ba bigla na lamang nagbago ang isipan. Please naman siya, kasal na tayo. Kaya wala ka nang magagawa, saka from the first place. Sumama ka sa akin, pumayag ka. So you are part of this. Walang kaimu-emosyon na tura ni Averine. Kailangan nating magkaroon ng rules. Tura ni Sean at tumingin sa mga mata ni Averine. Ano yun? Mataray na tura ni Averine. Don't fall in love with me. Seryosong wika ni Sean. At napangiti naman na nakakaloko si Averine. Deal, sagot ni Averine, at inilahad pang kanyang kamay na tinanggap naman ni Sean. Nagkasundo ang dalawa na hindi sila magkakagusto sa isa't isa, at walang mangingialam sa kanilang personal na buhay. Parehong sumang-ayon ang dalawa sa rules ng isa't isa, at nag-shake hands patanda ng kanilang pagkakasundo. Matapos ang gabing iyon, umuwi si Averine sa kanyang tahanan at natulog na tila ba walang nangyari. Kinabukasan ay araw na ng kasal ni Averine at Kiefer, at hinanda ng dalaga ang kanyang sarili sa pagharap sa araw na dapat ay espesyal para sa kanya. Umakto na normal si Averine katulad ng dati, at matapos ang mga dapat gawin ay sumakay na si Averine sa kanyang bridal car patungo sa simbahan na kanilang napili. Ngunit ibang paring naroon dahil iba nang kinuha ng dalaga upang maiwasan ang gulo at hindi maisiwalat ang kanyang plano. Dahan-dahang bumukas ang bulkanahe, at ngumiti si Averine na tila normal lamang. Nang nasa gitna na ng altar ay doon ay isinagawa ni Averine ang kanyang plano. Bigla na lamang bumagsak ang dalaga at nawala ng malay, dahilan para magkagulo ang lahat, at itinakbo ang dalaga sa ospital. Doon na hindi na ituloy ang kasalan dahil sa eksena ng ginawa niya. Isinugod sa ospital si Averine, at sinambit ang doktor na kailangan lamang ng dalaga ng kapahingahan. Nang dahil doon ay hindi na natuloy ang kasal, at ipinaschedule na lamang sa ibang araw. Are you okay, hon? Pagtatanong ni Kiefer sa dalagang si Averine, at hinawakan pa nito ang kamay ng dalaga. Bagamat tila ba naiinis si Averine sa pagpapanggap ng binatay, kinalma niya ang kanyang sarili. Medyo masama lang pakiramdam ko. Anong nangyari? Pag-aakto ni Averine, at humawak pa sa kanyang ulo na tila ba naguguluhan. Hinimatay ka, han. Saka sabi ng doktor, need mo daw ng pahinga. Sagot nito kay Averine. Paano ang kasal natin? Nakakaya sa mga bisita. Tura ni Averine at nagpapanggap na tila ba concerned sa kasalan ni hindi natuloy. It's okay. Kinausap ko naman sila, at pwede naman natin ayusin ulit ang kasal kapag maayos ng iyong pakiramdam. Your health is more important. Makahulugan na tura ng binata
at tila ba nais na matawan ni Averine at diritsahin ang binata. Usupal pa rin. Ngunit pinigil niya ang kanyang mga isipin at nag-focus na lamang sa kanyang plano. Salamat sa pag-unawahan. Wika ni Averine at umalik sa pisngi ng kanyang mapagpanggap na fiancé. Wala yun. Magpahinga ka na lang muna. Tura nito kay Averine at hinalikan ng dalaga sa noo na tila ba tunay ang pag-ibig nito sa dalaga. Matapos ang ilang oras ng pananatili sa ospital ay pinauwi din si Averine at todo ang pag-aalaga sa kanya ng kanyang fiancé na si Kiefer. Thanks for taking care of me, Han. Nakangiting tura ni Averine sa binata at naglambing pa. Obligasyon ko ang alagaan ka. Dahil kapag tayo na ikasal na, syempre gagawin ko ng mga bagay na ito. Tura ni Kiefer at hinalikan ang kamay ng dalaga. Matapos ang ilang sandali narating ng dalawang parking lot at kagad na pinagbuksan ni Kiefer ang dalaga ng pinto. Matapos nun ay, minaneho na ni Kiefer ang kayang kotse at hinatid ang dalaga sa tahanan nito. Matapos nun ay, nagsabi na lamang si Averine na tatawag lamang sa binata. Tumango lamang si Kiefer at walang napapansin na kakaiba. Hindi niya alam na planado na pala ni Averine ang lahat. Nang makauwi na ay, naupo sa sofa si Averine at nakangiting binuksan ang telebisyon. Ma'am, may bisita ka po. Tura ng katulong at napakunot noon naman si Averine dahil wala naman siyang inaasahan na dadalaw sa kanya. Sino daw? Kunot noong tanong ni Averine. Ako. Tipid na sagot ng binatang si Sean at daladala pang isang basket ng mga prutas. Nag-abala ka pa. Bakit ka ba nandito? Kunot noong tura ni Averine sa binata at inabot naman ni siya ng mga prutas sa katulong. Sinabi sa akin ni Kiefer na tingnan ka at dalawin ka dahil nag-aalala daw siya sa'yo. Tura ni Sean at prenteng umupo sa tabi ng dalaga. Talaga ba? Baka kamo bantayan mo ako dahil baka takasan ko siya. Nakangiting wika ni Averine. Ewan ko. So anong gusto mong kainin? Tanong ni Sean at nagkibit-balikan na lamang sa sinabi sa kanya ni Averine. Bakit? Marunong ka ba magluto? Order na lang tayo. Tura ni Averine at dinabot ang cellphone ni Sean. Teka nga, bakit cellphone ko? May cellphone ka naman. Pagrereklamo ni Sean at masama naman siyang tinignan ng dalaga. Pakarayak, madami ka sigurong itinatago dyan sa cellphone mo. Saka yung cellphone ko, nasira na ibato ko sa sobrang galit. Hindi ko pa napapalitan ng bago. Mahabang litanya ni Averine at napailing na lamang si Sean. Akin na iyan at magluluto na lang ako. Kababae mong tao, di ka marunong magluto. Saka huwag mo nga ugaliin na magsira ng gamit. Kapag galit ka o naiinis, walang kasalanan yung gamit kaya huwag mong idamay. Paano na lang kung ikasal ka na kay Kiefer? Eh, di ka marunong magluto. Magtatalo kayo lagi. Tura ni Sean at tila ba naninermo na. As if ikakasal kami. Dami mong sermon. Para kang tatay ko ah. Saka marunong ako magluto. Pinagsasabi mo dyan na hindi ako marunong. Tch! Umiirap na tura ni Averine. Saka tumayo ngunit bigla itong natalisod. Dahilan para madulas itong ngunit. Kaagad na nahatak kaagad niya ng braso ng dalaga. Dahilan para mapopo ito sa kandungan ng binata. At nagkatitigan ang dalawa sa kanilang mga mata. Unti-unting lumapit ang mukha ni Sean kay Averine. At napapikit naman sa Averine ngunit biglang nagturan si Sean. Tara na, magluto na tayo. Tulungan mo ako. Litanya ni Sean at kaagad na tumayo si Averine. At naiilang na umalis sa kandungan ng binata. Shit, ano bang ginagawa ko? Gosh, Averine, don't fall in love with him. Bulong ni Averine sa kanyang sarili at nagmamadaling nagtungo sa kusina at inayos ang sarili. At dito na nga po nagtatapos ang kabanata isa. Ayos lang iyon, saka nauunawaan naman kita. Wala naman tayong aasahan kundi ang ating sarili. Pero kapag kinasal na tayong problema mo ay aking problema din. Malambing na wika ni Averine kay Kiefer at hinalikan pa sa labi ang binata
kahit nakaharap ang mga tao sa kanila at ang assistant nitong si Lovie. Ay sus, ang lambing talaga. Nakangiting tura ni Lovie ngunit halata ng peke lamang ang mga ngiti nito at namumula. Lovie, ikaw, kailan ka ba hahanap ng boyfriend? Puro ka nalang banood sa masayang relasyon ng ibang tao? Bawasan mo kasi ang pakikipag-flirt para naman magkaroon ka naman ng love life. Right, hon? Puna na Averine kay Lovie. Napaiwas naman ng tingin ang babae. Sa nakaraang kabanatay, nalaman ni Averine na may affair ang kanyang nobyo at assistant nito. Kaya gumawa siya ng plano para makapaghiganti kay Kiefer. Nagpakasal siya sa best friend ng kanyang fiancé para saktan nito. Chapter 2. So, anong lulutuin natin? Nakapamawang natanong ni Shad at nagulat pang dalaga sa presensya nito. Hindi alam ni Averine kung bakit ganun na lamang ang bilis ng puso niya sa tuwing lalapit sa kanya si Shan, na hindi naman niya nararamdaman noon. Hindi mawari ni Averine kung bakit ganun na lamang i-impact sa kanya ng binata. Naguguluhan at nalilito si Averine ngunit inalis niya lamang ang mga isipin na yun sa kanyang isipan. Bulalo na lang, kumakain ka naman nun, diba? Tura ni Averine at ngumiti sa binata upang hindi mahalata nito ang awkward na kanyang nararamdaman. Oo naman, kumakain ako niyan. Basta masarap ang pagkakaluto. Nakangiting wika ni Shan at lumapit sa dalaga upang tumulong sa pag-aayos ng mga rekados na ilalagay. Dahan-dahan na naghiwa si Averine ngunit dahil nga ang kanyang sarili ay tila ba wala sa ulirat, nahiwa niyang bahagyang daliri dahilan para maimpit ito sa sakit. Ouch! Daig ni Averine at mabilis na nagtungo sa lababo upang hugasan ang kanyang sugat sa daliri. Ayos ka lang ba? Teka nga ako nang maglilinis niyang sugat mo. Tura ni Shan at natahimik na lamang si Averine. Pakiramdam niya ay tila ba biglang bumait at naging malambing sa kanyang binata. O baka sadyang hindi niya lamang pansin iyon noon dahil sobrang pagmamahal niya kay Keith. Ayos lang naman ako saka malayo ito sa bituka. Ano ka ba? Hindi ko ito ikakamatay. Pagbibiro ni Averine at umakto na wala lamang ang lahat. Shhh! Akin na. At lalagyan ko ng betadine sa kabanay. Tura ni Shan at kaagad na hinatak si Averine patungo sa sala at inayos ang sugat ng dalaga. Bakit mo ito ginagawa? Direct ang tanong ni Averine sa binata at tila ba hindi naisip kung ano nga ba ang kanyang tinanong. Natulala naman sa kanya si Shan saka tinapos ang paggagamot sa daliri ng dalaga na may sugat. Because I want. Ano bang tanong yan, Averine? Dati pa naman ako ganito sa'yo ah. Always been concerned to you. Seryosong sagot ni Shan. Bakit nga? Pag-uulit ni Averine. Napabuntong hininga na lamang si Shan. Kasi, ibiniling ka sa akin yung fiancé mo, which is best friend ko. So please stop asking nonsense. Dito ka na lang. Ako nang magluluto at baka, mamaya, mabalian ka pa sa kalutangan mo. I know you are brokenhearted, but don't stack the pain in your chest. Masama yan, nakakamatay. Mahabang litanya ni Shan at umalis sa harapan ng dalaga at mabilis na nagtungo sa kusina. How can he act like that? Dati pa niyang ginagawa, bakit? Ngayon ko lang napansin. Ganun ba ako kamanhit at katanga kay Kiefer? Nakadula lang tanong ni Averine sa sarili at napatulala na lamang. Samantalang si Shan naman ay nagluto lamang sa kusina at ginawa ang mga dapat gawin. Ano, gutom ka na ba? Tanong ni Shan kay Averine at masayang umiti. Bakit? Luto na bang bulalo? Nakangising tura ni Averine. Hindi bulalo ang niluto ko. Tura ni Shan at napakunot naman ng noo ni Averine. Anong niluto mo? Kunot noong tanong ni Averine at seryosong tumingin sa binata. Bachoy. Maikling tugon ni Shan at napatango na lamang si Averine. Ilang sandali lamang ay inihanda na ni Shan ang platong kanilang kakainan maging ang mga kubiertos na kanilang gagamitin. Ako nang magsasandok. Tura ni Averine at akmang tatayo
nang bigla siyang pigilan ni Sean. Ako na, maupo ka na lang dyan. Uwi ka ng binata at hindi maiwasan ni Everina na hindi mapatingin sa mga mata ng binata sa tuwing malapit ito sa kanya. Kaya ko naman. Tura ni Everin, ngunit wala na itong nagawa ng si Sean na mismong gumawa ng gawain. Natahimik na lamang si Everin at napapaisip kung bakit bigla na lamang nagbagong pakikitungo sa kanya ng binata. Tahimik lamang na kumain ng dalawa at ni isa sa mga ito ay wala nang nagsalita. Si Everin ay tahimik lamang at nilalasap ang kayang kinakain. Samantalang si Sean naman ay nakamasid lamang sa dalaga. Nang matapos na kumain ang dalaway, lumayo si Everin para ligpitin ang kanilang pinagkainan na madalas niyang gawin sa nobyong si Kiefer. Magpahinga ka na lang. Ako nang bahala dito. Mamaya uwi na din naman ako sa car. Ito sa'yo na muna itong sipi ko hanggat di ka pa nakakabili ng bago. Ako na lang magsasabi kay Kiefer ng palusot kapag nakita niya yan sa'yo. Sige na. Tura ni Sean kay Everin. Sige. Nautal na wika ni Everin dahil nalilito na ito sa ikinikilos ng binata. Pinipigil ni Everin ang kayang sarili na magtanong at mapaisip sa kabutihan na ipinapakita sa kanya ng binata, ngunit hindi niya talaga maiwasan. Ang mga ginagawa ni Sean sa kanya na pag-aalagay, hindi niya naranasan sa nobyong si Kiefer. Hindi tuloy maiwasan ni Everin na i-compare ang dalawa, ngunit inalis niya sa kanyang isipan ng mga bagay na iyon at itinuon ng sarili sa paghiganti. Alam ni Everin na kaibigan ni Sean si Kiefer at anumang oras ay maaari siya nitong ibuko, ngunit hindi lubos maisip na Everin kung bakit ganun lamang ang pagtitiwala niya sa binatang si Sean. Si Sean ay isang bilyonaryong businessman, kung kaya't ang lahat ng hinahanap ng isang babae bilang kanilang ideal man ay tila ba na ron ng lahat kay Sean. Bukod sa pagiging matipuno ng binatay, makisig din ito. At higit sa lahat ay, may puso ito para sa lahat. Pag alis ni Everin sa salay, kagad itong nagtungo sa kanyang silid. At doon ay napahawak sa kanyang dibdib na halos tumalo ng puso niya sa sobrang bilis ng tibok nito. Samantalang si Sean naman ay napahilamos na lamang. Bakit ba ako nagkakaganito? It's just a fake marriage. Sean, don't make it serious. She was using you against to your fucking best friend. Bulong ni Sean sa kanyang sarili at napahilamos na lamang dahil sa frustration na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan niya ang kanyang kaibigan at pakiramdam niya ay unti-unti niyang inilalayo ang mapapangasawa nito, ngunit wala nang magawa si Sean dahil tulad ng sinambit ni Avery na ay dawit na siya sa planong iyon. Pumayag din naman siya sa part na iyon kung kaya't wala na itong magagawa kung hindi ang panindigan ng kanyang nasimulan. Matapos na maghugas ng kanilang pinagkainan ay umakyat ito sa silid ng dalagang si Everin upang magpaalam, ngunit nakita niya itong tulog na sa kama habang nakatakip ang mga mata nito ng isang libro. Napangiti si Sean at muling naalala ang unang araw na nakilala niya noon si Everin. Tinanggalin siya ng libro sa mukha ng dalaga at inilagay iyon sa mesa. Inayos nitong higa ng dalaga, saka napangiti, ngunit nawala rin ang ngiti sa labi ng binata nang maalala ang lahat ay palabas lamang. Umalis na sa tahanan ni Everin si Sean at nagtungo sa tahanan ni Kiefer. As usual, kasama nitong assistant na walang kasing higad. Bro, kamusta si Everin? Tanong na bungad ni Kiefer sa binatang si Sean. Dapat ikaw nasa tabi niya at hindi ako. Wika ni Sean at naupo sa tabi ni Kiefer. Ikaw ang mas magaling sa ganyan, bro. Alam mo naman na hindi ako marunong sa mga ganyang bagay. Saka baka ma-pressure lang si Everin kapag ako ang kasama niya. Sagot ni Kiefer at napailing na lamang si Sean. Paano kasing hindi ma-pressure sa'yo? She always ask about wedding. Na pwede niyo naman ituloy sa ibang araw. She always put pressure to her shoulder. And you know how she will react when she saw you with that girl. Well, she was sick and need you. Tura ni Sean at diretsa talagang bibig nito at masamang tumingin kay Lovie. Sa totoo lamang ay, noon pa man, ayaw na ni Sean sa babaeng iyon dahil daman niya na may masamang intensyon kagaya ng babaeng iyon. Ngunit dahil ayaw niyang mangialam sa mga bagay-bagay at personal na bagay ay
na natiling tahimik si Sean. Ngunit sinasabihan din ito ang kaibigan, ngunit kay Yonai, hindi na alam ni Sean kung ano pa nga bang dapat niyang gawin para lamang matauhan ang kanyang kaibigan. Heto ka na naman. Ngayon na nga lang ako magaganito. Although she was with me. At sa sunod ng mga araw, ikakasal na kami. Tura ni Kiefer at uminom ng alak. Mahal mo ba talaga si Averyn? Direktang tanong ni Sean kay Kiefer. Natigilan naman si Kiefer at napakunot ang noo. Alam ko na concerned ka sa relasyon namin, pero tinatanong mo ba talaga ako kung mahal ko si Averyn? Patawa ka, bro. Natatawang wika ni Kiefer na tila ba nagugulumihanan sa mga sinambit ng kanyang kaibigan. Bro, concern lang naman ako sa'yo. Saka ang bait ni Averyn. Huwag mo sanang sayangin ang tulad niya. Tura ni Sean at naiiling na lamang. Natahimik naman si Kiefer na tila ba tinamaan sa mga sinabi ng kaibigan. Okay, gotcha na. Tura ni Kiefer at tumayo. Matapos ang ilang araw ng pananatili ni Averyn sa kanyang tahanan ay, sa wakas, planado na itong lahat ng kanyang gagawin para sa dalawa. Kinabukasan ay, kaagad nang nagtungo sa opisina ng kanyang fiancé si Averyn. Han? Magilo na wika ni Averyn sa kanyang kasintahan. Maayos na bang kalagayan mo? Ayos na ba sa'yo na bumalik sa trabaho? Tanong ni Kiefer sa dalaga. Yeah, of course. About the wedding palahan. Hindi pa matapos sa kanyang sasabihin si Averyn nang biglang magsalita si Kiefer. Don't pressure yourself about our wedding. We can set it up naman in another day. Ang mahalaga alam natin na mahal natin ang isa't isa. Tura ni Kiefer sa dalaga. Natahimik naman si Averyn, ngunit masaya din ito dahil hindi niya naisipin ang mga bagay na ipapalusot niya kapag nagtanong ito patungkol sa kasal. Are you sure? Nakakahiya kasi sa mga bisita natin. Tura ni Averyn at umakto na may pakialam sa kasal. Nakausap ko naman sila at ayoko din naman na madili ng lahat. Wika ni Kiefer at napatango na lamang ang dalagang si Averyn. May dala pala akong pagkain para sa iyo. Masayang tura ni Averyn at inilabas ang nilutong pagkain para sa nobyo. Talaga? Nagluto ka para sa akin? Di makapaniwalang tanong ni Kiefer. Ginagawa naman ni Averyn ito sa kanya noon. Ngunit dahil naging abala sila sa paghahanda sa nalalapit na kasalay, hindi na yun nagawa pa ng dalaga dahil wala nang oras para doon. Nako naman ang han ko eh. Di ba noon pamanay? Ginagawa ko na ito sa'yo. Saka palagi ngang binibigyan natin ng ibang staff. Nalimot mo na ba? Nakangiting tura ni Averyn at natahimik naman si Kiefer. Hindi niya may pagkakaila sa kanyang sarili na noon ay minahal niya ang dalaga dahil sa pagiging maalaga nito sa kanya. Ngunit ang pagmamahal na dumadali sa kanyang puso noon ay tila ba nawala at nakalimot simula nang dumating sa buhay niya si Lovie at nalimutan ang mabubuting bagay na ginawa sa kanya na Averyn. Alam ko naman na iyon, Han. Pero di ba masama ang pakiramdam mo? Tanong ni Kiefer na sinusubukan na ilihis ang usapan. Ayos na ako siguro sa pagod lang iyon. Tulad nga ng sabi ng doktor, pahinga lang ang kailangan ko. At ngayon ay, nagawa ko naman na. Saka nga palahan, nasira pa lang cellphone ko kaya ibinigay sa akin ni siya ng cellphone niya. Total halos lahat naman na nasa contact CP ko ay nandun sa cellphone niya. Ayos lang naman iyon, di ba? Nakangiting wika ni Averyn. Nagbanggit na sa akin si Sean, mabuti nga. At nandiyan si Sean na mapagkakatiwalaan ko. Pasensya ka na kung hindi kita nadalaw nung nakaraan. Masyado lang talaga ako abala. Alam mo naman, I need to manage your visitors and also the modeling company. Tura ni Kiefer. Yumakap naman sa kanyang braso si Averyn, saka naglambing sa binata. Ayos lang iyon. Saka naunawaan naman kita. Wala naman tayong aasahan kundi ang ating sarili. Pero kapag kinasal na tayo, ang problema may aking problema din. Malambing na weekend ni Averyn kay Kiefer. At hinalikan pa sa labi ang binata kahit nakaharap pa ang mga tao sa kanila at ang assistant nitong si Lovie. Ay sus,
Ang lambing talaga. Nakangiting tura ni Lovey. Ngunit halata na peke lamang ang mga ngiti nito at namumula. Lovey, ikaw, kailan ka ba maghanap ng boyfriend? Puro ka nalang banood sa masayang relasyon ng ibang tao? Bawasan mo kasing pakikipag-flirt para naman magkaroon ka naman ng love life. Right, hon? Puna ni Everin kay Lovey. Napaiwas naman ang tingin ng babae. Wala pa sa isip kong pagnunobyo. May hinintay kasi ako. Tura ni Lovey at napataas naman ang kilay ni Everin. Naku, dapat galawin mo ng baso. Baka mamaya, maunahan ka ng iba. Pahapyaw na wika ni Everin at ngumiti ng nakakaloko. Hayaan mo na iyang si Lovey. Bata pa naman yan. Kaya mahaba pang oras niya para makahanap ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Tura ni Kiefer at napangiti naman si Everin. Iyon kung hindi makakahanap ng ibang babae ang kanyang mahal. Sa bagay, tama nga naman bata pa si Lovey. Kaya makakahanap pa siya ng lalaki na magmamahal sa kanya ng totoo. Payo lang, Lovey. Dapat ang mahalin mo ay yung walang sabit. Para naman sa huli hindi ka maging luhaan. Kasi naniniwala ako na daig ng original ang mga mang-aagaw. Trust me, subo ko yan. Nakangiting tura ni Everin at kapwa na paiwas si Kiefer at Lovey na animoy tinamaan sa sinabi ng dalagang si Everin. Tama ka nga naman, Ave. Pagsang-ayon na lamang ni Lovey at umiwas sa dalawa. Anyway, hon, dapat di mo pinababayaan ang sarili mo. Don't worry, I took care of you. Masayang wika ni Everin. Pakiramdam niya ay tila ba nabawasan ng kirot sa kanyang puso kahit papano. Salamat, hon. Don't worry. Ganun din naman ako sa'yo. Thanks for your kindness and understanding. Masayang wika ni Kiefer. Tumango lamang si Everin at hinanda ang pagkain ng kanyang daladala at sinubuan pa si Kiefer. Para bang prinsipe si Kiefer kay Everin, ngunit hindi nito alam na party lamang yun ang plano ni Everin. Matapos nun ay, nagumbisa ng shoot. At sa oras na iyon ay, magkasama sa isang pictorial si Everin at si Lovey, na si Everin mismo ang nagsuggestyon sa kanyang nobyo upang mapahiya ang babae. Sure ba talaga kayo na magkasama kami? Tanong ni Lovey na nagniningning ang mga mata. Yeah, ako nagsabi sa ka noon pa naman, she want to call love with me, diba? Kasi halos lahat ng pictorial mo sa magazine eh, hindi pumapatok. Diretsang wika ni Everin at napayo ko naman si Lovey. Salamat ah. Iyon lamang inasabi ng babae. Just do your best. I am looking forward for you. Nakangiting wika ni Everin at saka tumalikot at dun ay napairap na lamang sa hangin. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 2. Ikaw, saan ka galing? Bakit bigla kayong nawala ni Lovey? Diretsang tanong ni Everin kay Kiefer at natigilan naman ito. Maging si Lovey ay nasamid at lahat ng atensyon ng lahat ay napunta sa dalawa. Nagpahangin lang ako, wika ni Lovey. Nagbanyo ako, tura ni Kiefer at mapungay ang mga mata nito. Ganun ba? Alam niyo kasi may kwento ako. May nakita ako kanina nung sinamahan ako ni Sean. May dalawang tao sa gilid na naghahalikan. At yung babae kamukha mo, Lovey. Hindi naman siguro si Kiefer ang kahalikan mo, diba? Diretsang wika ni Averyn at masamang tiningnan si Lovey. Sa nakaraang kabanatay, may naisip si Averyn na plano para ipahiya si Lovey sa kanilang pictorial. Chapter 3. Nagumpisa ng shoot at hindi pinalampas ni Averyn ang mga oras na iyon para maipahiya ang babaeng nang ahas sa kanyang nobyo. Lovey, smile. Tila ba naiinis na wika ni Kiefer dahil nakilang ulit ng mga ito. Maybe she's just not comfortable with her dress. Suhesyon ni Averin. Ngunit alam naman niya ang totoo. She put something on Lovey's dress para hindi ito maging komportable. Kaga na pinagbihis si Lovey at nakita ni Averin ang pagkadismaya sa mga mata ni Kiefer. Han,
Can we just shoot it na ikaw lang? I think it was a bad idea na magkasama kayo. Lalo na at hindi ganun kagaling magdala si Lovie. Tura ni Kiefer sa nobyang si Avery. Pero di ba gusto mong pasikatin si Lovie? Kapag ginasal na din tayo. I need to stop modeling. Kaya kailangan ngayon pa lang ay matuto na si Lovie. Tura ni Avery na at nagkunwaring concern sa dalaging si Lovie. Noon pa man ay, napag-uusapan na nila na Avery at Kiefer na maging sikat si Lovie. Nanais naman noon ni Avery dahil naaway ito sa dalaga ngunit ngayon na alam niya na ang tunay na dahilan ng mga ito ay lahat ng awa ay napalitan ng puot. Hindi pa naman kailangan sa ngayon, saka hindi na muna tayo magpapakasal. Huwi ka ni Kiefer. Are you sure? Di ba nung nakaraan gusto mo ikasal na tayo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit parang nagbagong isip mo? Tanong ni Avery. Ngunit sinasadya niya lamang ang mga iyon upang bigyan ng dahilan si Kiefer na hindi ituloy ang kasal nilang dalawa. Naisip ko kasi na hindi naman kailangan madali ng lahat. Lalo na at iiwan mong modeling industry kapag naikasal na tayo. Eh di ba mahal na mahal mong pagiging modelo? At mahirap din maghanap ng ipapalit sa'yo. Tura ni Kiefer. Sa isipan ni Avery ay, nais niyang sabihin sa binata na alam niya nang may iba na ito. Ngunit nag-i-enjoy pang dalaga na paglaro ng mga ito. At nag-uumpisa pa lang siya. But, hindi pa man nauumpisa ni Avery ang sinasabi ng pigilan siya ng binata sa pamamagitan ng isang halik. Napangiti naman si Avery nang makita ang nakatingin sa kanila si Lovie. I love you. Huwi ka ni Kiefer at hinalikan si Avery sa kanyang noo. I love you more. Labas sa ilong na tura ni Avery. Pero ang totoo ay, nasusuka na siya habang nilalambing ang binata. Nagumpisa na si Avery sa kanyang mga plano. At nais niya na mahulog sa kanya si Kiefer. Sa kanya aminin ang bagay na ginawa niya. Ang pagpapakasal sa best friend nito. Ngunit kailangan na muna ni Avery na maibalik sa kanyang perang pinagpaguran. Ilang beses din pinahiyan ni Avery si Lovie sa harap ng maraming tao nang hindi siya nahahalata. Sa mata ni Kiefer at ibang tao ay tila ba anghel si Avery sa kagustuhan nito na matulungan na maiangat ang karera ni Lovie. Ngunit ang totoo ay nais talaga ni Avery na makita si Kiefer na wala sa kanyang kalingkingan si Lovie na siyang natupad naman. Ngunit ganun pa man ang mga naganap, darating talaga ang panahon na susubukin ng Diyos ang iyong katatagan. Nagkaroon ng event para sa mga rising star. At kasama doon si Avery na nangunguna sa listahan. At maging si Lovie na pasibol pa lamang. Dahil nga fiancé at manager ni Avery si Kiefer ay, ito ang kanyang kasama pagdating sa lugar na gaganapan. Ngunit nang mag-umpisa na ang programa ay, nawala sa kanyang tabi si Kiefer. At sakto naman na nakita niya si Sean. What's up? Hanap mo si Kiefer? Tanong na bugad ni Sean sa kanya. Hindi ko siya hinahanap. Gusto ko lang magpahangin. Tura ni Avery at dire-diretsyong lumabas sa venue at kitang-kitang dalawang mga mata niya ang paghahalikan ni Lovie at Kiefer. Kaagad na tumulo ang mga luhas sa mga mata ni Avery at dahil nanumbalik na naman ang sakit sa kanyang puso. Kaagad naman na hinila ni Sean si Avery paalis sa lugar na iyon at dinala ang dalaga sa rooftop ng venue at doon pinahid ang mga luha nito. Bakit ba kasi hindi ka nalang makipaghiwalay sa kanya? Sabihin mong totoo na alam mo ng lahat. Para naman hindi ka nang nasasaktan ng ganyan. Tura ni Sean. Saka sinindihan ang sigarilyo nito at nagbugas sa hangin. Tahimik lamang si Avery habang nakatingin sa maliwanag na paligid. Gusto kong maramdaman nila ang sakit at iunti-unti silang sarain kagaya ng plano nila laban sa akin. Hindi pwedeng ganun lamang lahat. Umiyak na tura ni Avery at tinitigan lamang si Sean. Hinit-hit ni Sean ang huling upos ng sigarilyo, saka itinapon iyon. Sa tingin mo, kapag nasaktan mo sila, mawawala din ang sakit dyan sa puso mo? Tandaan mo, Avery, na hindi solusyon ang isa pang kamalian para ituwid ang mali ng iba. Payo ni Sean sa dalaga. Natahimik naman si Avery at hindi kumibos sa sinambit ang binata. Nanatiling tahimik ang dalawa
hanggang sa sinira ng fireworks at natahimikan bumalot sa kanilang dalawa. Hindi naman ako ganito pero pinilit nila ako. Nakayukong wika ni Averyn at naramdaman ang malamig na hangin na dumapi sa makinis at maputi niyang katawan. Inalagay niya siya ng kanyang suit sa balikat ng dalaga upang hindi ito malamigan. Maganda ka, Averyn. Huwag mong sayangin ang buhay at pagmamahal mo sa maling tao. At alam ko kung gaano kabuti ang iyong puso. Huwag mo sanang madungisan iyon ng isang tao. Wala namang kwenta. Wika ni Sean habang titig na titig sa mga mata ni Averyn. Para bang inaakit ang mga mata ng isa't isa ang dalawa at unti-unting dumampi ang labi nila sa isa't isa. Kasabay ng magandang fireworks. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Averyn at ang kapwa dumampi ang labi nilang dalawa. Para bang nasa isang teleserye ang dalawa, ngunit si Averyn na mismong umiwas. Mali ito. Tura ni Averyn sa kanag mamadaling umalis sa lugar na iyon at iniwan doon si Sean na tulala. Shit, ano bang ginagawa mo, Sean? Inis na wika ni Sean at napasabunot na lamang sa kanyang sarili dahil maging shy, hindi inaasahan na magagawa ang bagay na iyon. Samantalang si Averyn naman ay tila ba hindi maintindihan ang kanyang puso dahil ang bilis ng tibok ng kanyang puso pakiramdam niya ay lalabas na ito sa kanyang dibdib sa sobrang bilis. Nagtataka si Averyn dahil kakaibang kanyang nararamdaman sa tuwing nasa malapit si Sean. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso na hindi niya naman naramdaman noon kay Kiefer. Para bang kakaibang kanyang pakiramdam pag si Sean ang kanyang kasama. Lahat ng takot sa puso niya ay tila ba nawawala maging ang kanyang pangamba. Para bang sa kanyang puso ay ligtas siya sa tuwing kasamang binatang si Sean. Maya-maya ay nakatanggap ng text sa Averyn galing kay Kiefer at humingi ito ng paumanhin dahil sumama ang pakiramdam. Mga dahilan niya bulok, baka kamo nabitin sila sa paghahalika nila at kailangan ng ipasok. Inis na bulong ni Averyn sa kanyang sarili. Paalis na sana ito nang makita niya si Sean na tila ba may kung sinong hinahanap kung kaya't binusinahan niya ito. Shit, kanina pa kita hinahanap. Tura ni Sean at walang ano-ano'y sumakay sa driver's seat at pinausog si Averyn. May kotse ka, diba? Wika ni Averyn at nakakunot ang noo. I am sorry for what happened. Ikaw yung sinasadya pero sa ngayon, iuwi na muna kita. Wika ni Sean sa dalagat, natulala naman si Averyn sa pagiging diretso sa kanya ni Sean. Bakit mo ginagawa ito? Binili na naman ba ako sa'yo ni Kiefer? Tura ni Averyn. Napasapon na naman sa kanyang noo si Sean at sa kabuntong hiningang nagsalita. Hindi sa lahat ng oras lahat ng ginagawa ko para sa iyo ay dahil kay Kiefer. Half of it, Averyn, gusto kong ginagawa kasi gusto kitang makasama. I don't know why pero masaya akong nakasama ka. Kung ayaw mo naman na umuwi pa dahil broken ka naman dahil kay Kiefer, tell me where do you want to go? Just to make you happy. Dahil ayaw ko na nakikita kang malungkot at lumuluha dahil lang sa isang walang kwentang tao. Mahabang litanya ni Sean, ngunit hindi man lang ito tumingin sa mata ni Averyn. Tila ba lumambot ang puso ni Averyn sa sinambit ni Sean? At para bang sa puso niya ay gustong maniwala na ginagawa iyon ni Sean para sa kanya. Dahil gusto nito ngunit may parte niya na nagsasabing baka palabas lamang nagbinata ang lahat. Punta na lang tayo sa bahay. Pagod din naman ako. Salamat sa pag-aalala. Tura ni Averyn at dumungaw na lamang sa bintana ng kotse at walang imik. Okay. Tipid na wika ni Sean at pinaandar ng kotse. Tahimik lamang sila sa buong biyahe. Naisa sa mga ito ay walang nagsalita. Hanggang sa dumating na sila sa tahanan ni Averyn. At doon lamang napagtanto ni Sean na nakatulog na pala ang dalaga. Hindi na lamang nito ginising pa ang dalaga dahil mahimbing itong natutulog. Binuhat na lamang ni Sean si Averyn papasok sa kwarto nito, saka inayos ng higa. Mama, wika ni Averyn habang natutulog. Napangiti si Sean nang marinig ang dalaga.
di ka pa din nagbabago. Palagi mo pa din sinasambit ang mama mo. Tulad ka pa din ng dati at sana di yun magbago ng dahil kay Kiefer. Kung kaya ko lang kunin at angkinin lahat ng sakit na dinadala mo, gagawin ko, pero sino ba ako sa'yo para pakialaman ka? Lagi lang akong nandito kapag kailangan mo ng masasandalan. Wika ni Sean sa natutulog na si Averin, saka hinalikan ng dalaga sa noo at umalis na ng bahay nito. Hindi alam ni Sean kung bakit ganun lamang ang pag-aalala niya kay Averin. Ngunit daman niya na may iba na siyang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit pinipigil na lamang niya ang kanyang nadarama dahil alam niya na parte lamang siya ng pagiganti ng dalaga. Matapos ang gabing iyon ay mas minabuti ni Averin na palaging sumama kay Kiefer at ipadama dito kung gaano ito kapalad na kasama siya. Han, masakit bang balikat mo? I can massage it. Malambing na tura ni Averin at ngumiti sa kasindahan. Salamat. Tanging ang sambit ni Kiefer sa dalaga at nakita nito kung gaano siya kapalad na makasama sa buhay si Averin. Unti-unting nahulog muli si Kiefer kay Averin dahil sa pagiging mabuti nito sa kanya at pagiging maunawain. Pakiramdam ni Kiefer ay tila ba nag-guilty siya na plinano ang masamang bagay ni iyon at ang pagtataksil sa dalaga. Nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa si Averin at nakita niya na tila ba iniiwasan ni Kiefer si Lovie. Ngunit habang nahulog si Kiefer kay Averin ay unti-unti namang nagkakalapit si Sean at Averin. Oh, successful ang photoshoot niyo. Tara, at ipagdiwang natin iyan. Masayang wika ni Sean at ito pa mismong gumastos para maipagdiwang ang masayang araw na iyon. Nagkasiya ng mga ito at nagpakalasing ngunit si Sean ay hindi ganong uminom dahil inaalala nito si Averin. Maya-maya ay nagtungo sa banyo si Lovie at sinundan nito ni Kiefer. Nailing naman si Sean dahil naisip niyang mararamdaman na naman ni Averin. Nasusuka ako. Wika ni Averin at tatayo na sana. Teka, samahan na kita. Wika ni Sean at napatulala naman si Averin. Hindi naman iyon pansin ng iba dahil lasing ng mga ito. Bakit ikaw? Nasaan si Kiefer? Pagtatakang tanong ni Averin at pipikit-pikit pa ito. Nasa banyo si Kiefer. Samahan na kita. Baka matapa ka pa dyan. Umasubsob. Wika ni Sean at ngumiti na lamang si Averin. Inalalayan ni Sean si Averin patungo sa banyo at inaasikaso ito. Nakita pa ni Sean si Lovie at Kiefer na nasa sulok at sa madilim na parte ng banyo at naghalikan. Iniwas na lamang ni Sean si Averin doon upang hindi na ito makita pa ang bagay na iyon. Matapos nun ay bumalik na sa kanilang pwesto sila Averin at Sean. Saan kayo galing? Kunot nung tanong ni Kiefer sa dalawa. Sinamahan ko lang si Averin sa banyo kasi nasusuka siya. Wika ni Sean. Ah, ganun ba? Tura ni Kiefer at hinawakan ang kamay ni Averin. Ikaw, saan ka galing? Bakit bigla kayong nawalan ni Lovie? Diretsang tanong ni Averin kay Kiefer at natigilan naman ito. Maging si Lovie ay nasamit, lahat ng atensyon ng lahat ay napunta sa dalawa. Nagpahangin lang ako. Wika ni Lovie. Nagbanyo ako. Tura ni Kiefer at mapungay ang mga mata nito. Ganun ba? Alam niyo kasi may kwento ako. May nakita ako kanina nung sinamahan ako ni Sean. May dalawang tao sa gilid naghahalikat. At yung babae kamukha mo, Lovie. Hindi naman siguro si Kiefer ang kahalikan mo, diba? Diretsang wika ni Averin at masamang tiningnan si Lovie. Tila ba natuod naman sa kanilang kinaupuan ng dalawa, maging si Sean ay hindi din inakala na nakita pala ni Averin ang dalawa. Baka nagkamali ka lang. Tura ni Lovie at sinubukan pang umiwas. Galing din ako sa labas kasi nag-smoke ako, pero di ko rin nakita doon si Lovie. Tura ng isa sa mga staff at natameme naman ang babae. And I saw you boss na magkasama na nagpunta sa banyo kanina, before pa magpunta sa banyo itong si Sean at Averin. Tura naman ang isa.
At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 3. Han, nasan ba si Lovey, yung assistant mo? Nagtatakang tanong ni Averyn kay Kiefer. May sasabihin ako sa'yo after the pictorial. Wika ni Kiefer at malungkot ang mga mata nito. Nagtataka naman si Averyn dahil sa sinambit ng binata na tila ba may aaminin nito na kung ano. Sa nakaraang kabanatay, tinanong ni Averyn ang kanyang boyfriend na si Kiefer kung saan sila galing ni Lovey. Sinabi ni Kiefer na pumunta siya sa banyo. Samantalang si Lovey naman ay sinabi na nagpahangin daw. Pero may sinabi si Averyn na may nakita siyang isang babae na kamukha ni Lovey na nakikipaghalikan sa isang lalaki. Sinabi din niyang hindi kaya'y si Kiefer ang kasama nito. Kaya namutla ang dalawa sa sinabi ni Averyn. Chapter 4. Naging seryoso ang usapan, ngunit biglang humagalpak ng tawa si Averyn. Ang seryoso niyo naman, nagbibiro lang ako. Wika ni Averyn saka, hinalikan sa labi ang nobyong si Kiefer sa harapan mismo ni Lovey. Napaimpit naman ang ungol si Kiefer sa galing ng paghalik ni Averyn sa kanya, dahilan para umalis si Lovey. Sundan mo na si Lovey, alam kong lasing na siya. Ihatid mo. Si siya na lang ang bahala sa akin, tulad ng dati. Tura ni Averyn at lumayo ng bahagya kay Kiefer. Are you sure? Tanong ni Kiefer at tumango naman si Averyn. Humalik lamang sa pisngin ni Averyn si Kiefer at sinunda na si Lovey. Kami din, uuwi na. Salamat sa treat, Mr. Shan. Nakangiting wika ng mga ito kay Shan at nagpaalam na. Matapos na umalis ang mga kasamahan ay napaluhan na lamang si Averyn at tinungga ang alak na nasa kanyang harapan. Ayos ka lang? Tanong ni Shan kay Averyn. Do I look okay? I know you saw that. Bakit kasi pinagtatakpan mo pa sila? I hate you. Galit na wika ni Averyn at umiiyak ito na lumabas sa lugar na iyon. Napaupo sa gilid si Averyn dahil litlong-lito na ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay hulog na siya kay Shan dahil sa ginagawa nito para sa kanya. Nasasaktan siya dahil pakiramdam niya ay sinasaktan niya si Shan. Kahit na anong pigit niya sa kanyang damdamin ay tila ba ayaw nitong magpaawat. Pakiramdam ni Averyn ay anong mga oras sasabog ang puso niya dahil sa sobrang sakit na daladala nito. Napasuntok na lamang sa pader si Shan at kaagad na sinundan sa labas si Averyn. Maging si Shan ay hindi na rin maunawaan ang kanyang nararamdaman dahil pakiramdam niya ay iba na talagang nararamdaman niya para sa dalaga. Sa tuwing nakikita niya itong nasasaktan ay tila ba doble ang sakit na kanyang nadarama. Pakiramdam niya ay naiinis siya sa tuwing may isip na siya ang pinakasalan ni Averyn, ngunit hindi may tagong katotohanan na isa lamang siyang parte ng paghiganti ni Averyn. At pakiramdam ni Shan anumang oras ay mawawala sa kanya si Averyn kapag nagawa na nito ang nais. Gayunpaman ay tila ba wala nang pakialam si Shan kung ano man ang kahandungan ng lahat. Ang mahalaga para sa kanya ay maprotektahan ang dalaga laban sa kanyang matalik na kaibigan kahit na sa huli siyang masaktan. Nagpalingalingan si Shan at nakita nito si Averyn na nakaupo sa sulok at umiiyak. Tara, uwi na tayo. Wika ni Shan at kasabay nun ang pagbuhos ng ulan. Tumingala si Averyn saka nagpakabasa sa ulan. Ano pang silbi ko dito sa mundo kung masasaktan din naman ako? Umiiyak na sigaw ni Averyn at dinamang patak ng ulan. Baka magkasakit ka. Tura ni Shan kay Averyn at kagad na inalagay ang jacket sa likod ng dalaga. Saka inakay ito papasok ng kotse. Ang sarap din pala maligo sa ulan, no? Tura ni Averyn at ngumiti na tila ba walang ininda. Magkakasakit ka ng dahil dyan eh. Tura ni Shan at kaagad na kinuha ang ekstrang damit sa compartment ng kanyang sasakyan. Salamat, Shan. Kasi palagi kang nandyan para sa tabi ko. Salamat kasi. Alam kong hindi mo naman ako obligasyon.
alam ko na pipilitan ka lang at naawa sa akin kaya mo ginagawang mga ito. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Nakakagilty kasi. Parang kinargo mo na ako. Pasensya ka na kung ganito ako. Kung bakit ba ang tanga ko? Umiiyak na tura ni Averyn kay Sean at napayo ko na lamang. Pinahid naman ni Sean ang mga luwas sa mata ni Averyn. Gustong gusto niya man itong hagan, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Matapos na nai, umuwi na si Averyn sa kanyang tahanan at hinatid siya ni Sean. Maligo ka dahil baka magkasakit ka. Malagot pa ako kay Kiefer. Tura ni Sean kay Averyn. Ikaw rin, saka basa ka din kanina mamaya. Ipagluluto kita para naman makapagpahinga na tayo. Tura ni Averyn at nakangiting nagtungo sa kanyang silid. Samantalang si Sean naman ay hindi mapigil ang sarili dahil sa mga sinabi sa kanya ni Averyn. Sapat na alam ko na nakikita mong mga kinagawa ko. Para sa'yo, masaya na ako. Tura ni Sean sa kanyang sarili at nagtungo sa banyo sa kabilang silid at doon ay naligo. Matapos na maligo ay kaagad na bumaba si Averyn upang maghanda ng makakain nilang dalawa ni Sean. Samantalang si Sean naman ay bumaba din habang pinupunas ang basa niyang buhok. Oh, basang basa pa ang buhok mo ah. Teka, maupo ka dyan at ibu-blower ko. Tura ni Averyn at kaagad na nagtungo sa kanyang kwarto at kinuha ang blower. Di naman kailangan, matutuyo din naman yan kapag pinunas ng tuwalya. Pagtanggi ni Sean kay Averyn. Sige na, basic lang naman to. Sakay ito lang naman ang magagawa ko para sa'yo. Wika ni Averyn at sakay inumpisa ng kanyang gagawin. Pinaandar nito ang blower at sakay inumpisa ng pagpapatuyo ng buhok ng binata. Natouch naman si Sean dahil sa ginawa sa kanya ni Averyn. Ginagawa mo ba ito kay Kiefer? Tanong ni Sean kay Averyn. Madalas kong gawin sa kanya ito. Wika ni Averyn. Bakit ka pa niya pinagpalit sa iba? Diretsang tanong ni Sean. Natigilan naman si Averyn at saka tinapos ang kanyang ginagawa. Nagtungo sa kusina si Averyn at sumunod naman doon sa kanya si Sean. Alam mo, di ko alam kung matutuwa ako dahil hindi ka na kasing tahimik ng dati. O mas gugustuhin ko na lang yung tahimik na version mo. Ang tabil mo na kasi, saka palaging direct to the point, minsan nakakaasar. Wika ni Averyn at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pwede ko naman ibalik yung dati. Wika ni Sean at tinikman ang niluluto ng dalaga. Huwag na, sanay na ako sa version mo na ganyan eh. Wika ni Averyn at sinalin ang pagkain sa dalawang bowl. Isang mainit na ramen para sa nanlalamig mong puso. Wika ni Sean at masama naman itong tiningnan ni Averyn. Ang sama nung ugali mo. Wika ni Averyn at tinitigan ng masama si Sean. Masama bang magsabi ng totoo? Taas kilay na tanong ni Sean. Talaga ba? Mapanakit ka. Natatawang wika ni Averyn at ibinigay ang pagkain sa binata. Sus, totoo naman kasi. Saka bakit ba kailangan na gawin mong bagay na yun kung hindi mo naman mahal si Kiefer? Teka, ang tanong, mahal mo ba si Kiefer? Kasi di mo naman gagawin to kung ayaw mong mapunta siya sa iba. Tura ni Sean at sa puntong iyon, seryoso ng usapan ng dalawa. Hindi ko mahal si Kiefer. Gusto ko lang iparamdam yung sakit na nararamdaman ko sa kanilang dalawa. Gusto kong masaktan sila at magmakaawa na tama na. Wika ni Averyn at natahimik naman si Sean. Anong plano mo pagkatapos nito? Tanong ni Sean. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Averyn. Matapos yung plano mo, makikipag-divorce ka na sa akin for sure at babalik sa dati mong buhay. Tura ni Sean at nalungkot sa katotohanan na iyon talaga ang mangyayari. Hindi ko alam, Sean, sa totoo lang, simula nung pinadama mo sa akin na mahalaga ako sa iyo, nabago na lahat eh. Alam mo yun, kinulo mo lahat. Tura ni Averyn at sa puntong iyon
alam niya na anumang oras, lalabas sa kanyang bibig ang katotohanan. Sige na, kumain na tayo. Nakangiting wika ni Sean at ramdam na Avery na tila ba may kung anong bumabagabag kay Sean. Gustong magtanong na Avery kung bakit ganun na lamang sa kanya si Sean. Kung bakit tila ba mahalaga siya sa binata ngunit wala siyang lakas ng loob para tanungin ang bagay na iyon sa binata. Matapos nun ay wala nang naging usapan pa si Avery at Sean. Ako nang maghuhugas. Tura ni Avery at dinampot ng mga hugasin. Wala din kasi mga katulong ni Avery dahil inalis niya ng mga ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng isyo. Hindi naman umimik si Sean kung kaya't dinampot na ni Avery ang mga pinagkainan nila saka inalagay sa lababo. Dinampot ni Avery ang apron at ilalagay na sana yun sa kanya ngunit kinuha yun ni Sean sa kapayakap na itinali nito sa likod ni Avery. Napatitig si Avery sa mga mata ni Sean at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Hinalikan niyang binata at nung unay lumayo pa si Avery dahil sa pagkapahiya ngunit hinablot siya ni Sean. Alam ko mali ito pero di ko na mapigilan pang mahulog sa iyo. Tura ni Sean at sinil ng halik ang dalaga. Unti-unting ibinaba ng binatang damit ng dalaga saka binatong ito sa mesa. Napaimpit ng ungol si Avery ng halikan ni Sean ang kanyang malulusog na dibdib. Dahan-dahan na bumaba ang mga halik nito sa pangibaba ni Avery at doon natuluyang pinakawalan ni Avery ng isang halinghing nang lasapin ng binatang bukana ng kanyang bataan. Pinuhat ni Sean si Avery pakyat sa hagdan patungo sa silid nito at doon nagtalik. Sean. Impit na ungol ni Avery sa ngalan ng binata. I am sorry for doing this. Tura ni Sean at doon ay pinasok ang batuta sa bukana ng dalaga. Napaiyak pa si Avery dahil birhin peto at si Sean ang nakauna sa dalaga. Matagal na silang mag-asintahan ni Kiefer ngunit ni isang beses ay hindi ito nagtalik. Ginawa ng dalagang gawain ng mag-asawa at doon na sinambit ng dalawang kanilang nadarama para sa isa't isa. Bagamat alam nila na tila ba magulo pa ang lahat sa pagitan nila, ngunit nangako ang dalawa na mangangako na magtitiwala sa isa't isa. Makaraang ilang araw, pansin ni Avery na tila ba umiiwas na si Lovie kay Kiefer at makaraang ilang linggo ay nawala na si Lovie. Han, nasaan na si Lovie yung assistant mo? Nagtatakang tanong ni Avery kay Kiefer. May sasabihin ako sa'yo after the pictorial. Wika ni Kiefer at malungkot ang mga mata nito. Nagtataka naman si Avery dahil sa sinambit ng binata na tila ba may aaminin ito na kung ano. Nagkatinginan na lamang si Sean at Avery na tila ba nagtatanong si isa't isa ngunit pareha silang napakibit balikat. Matapos nga ng pictorial ay sinama ni Kiefer si Avery sa isang mamahalin na restaurant. Anong ginagawa natin dito? May okasyon ba? Kunot noong tanong ni Avery kay Kiefer. Seryosong tumingin naman si Kiefer kay Avery at napaluha ito. I am sorry for what I have done all these years. Lumuluhang wika ni Kiefer at nagtataka naman si Avery. For what? Kunot noong tanong ni Avery na nagugula na sa ipinapakita ng binata. Nagkasala ako sa iyo, Avery. Nagkaroon kami ng relasyon ni Lovie na pinagplanuhan namin na sirain ka. At kapag di kasal ka na sa akin ay makipaghiwalay din ako sa iyo. Pag-amin ni Kiefer at hindi makapaniwala na aaminin ni Kiefer ang kasalanan nito. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? Nakakunot noong tanong ni Avery. Dahil mahal na kita. Naiinis ako sa sarili ko kung bakit ko ginawa ang bagay na iyon sa iyo. Samantalang ang bait-bait mo. Ginawa mong lahat para sa akin na para bang prinsipe. I realized those things when I got drunk. Iniwan ako ni Lovie after we had sex. At naalala kita doon ko nalaman na kung gaano ako kaswerte na maging nobyo mo. Kaya tinigil ko ng lahat. Wika ni Avery at labis siyang hindi makapaniwala dahil sa pag-amin ni Kiefer. Hindi mawari ni Avery kung matutuwa ba siya dahil sa nagtagumpay siya sa kanyang plano, umaawa kay Kiefer. Magsasalita sana si Avery nang hawakan siya ni Kiefer
Sakto naman ang dating ni Sean at hinablot ang dalaga. Hindi ko haya na paikutin mong babaeng mahal ko. Pasensya na, Kiefer, pero ilang beses na kita sinabihan na huli na para sa iyo na itamang lahat dahil matagal na kaming kasal ni Averyn. Pag-amin ni Sean at napaupo naman si Kiefer. Ano bang sinasabi mo, bro? Teka, niloloko niyo lang ako, di ba? Biro lang yun, di ba? Hindi makapaniwalang wika ni Kiefer. Totoong sinabi niya, Kiefer, na kayo kong tura ni Averyn. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag niyo. At dito na nga po nagtatapos ang kabanata 4. Wala kang ginawang masama, Averyn. Siguro nga, mali na naghiganti ka. Pero para naman kay Kiefer ang bagay na iyon. Mapalad pa nga siya dahil naranasan niya na mahalin ang tulad mo kahit na paulit-ulit kanyang sinasaktan. Tura ni Sean at niyakap ang dalaga. Matapos ang gabing iyon, pakiramdam ni Averyn ay na walang sakit na kanyang nadarama sa kanyang dibdib. Sa nakaraang kabanatay, inamin ni Sean kay Kiefer na sikretong nagpakasal sila ni Averyn. Nagulat naman si Kiefer sa kanyang nalaman. Chapter 5. Pakiramdam niya ay bumalik sa kanyang lahat ng kamalian na kanyang ginawa at labis siyang nasasaktan dahil hindi niya matanggap na si Sean pang matalik niyang kaibigan. Ang lalaki maglalayo sa kanya sa babae ngayon ay mahal na mahal niya na. Nung araw na tumawag ka sa akin sa video call na biglang may kumatok sa apartment mo, sabi ko, papatayin ko ang tawag mo, pero nung marinig ko ang boses ni Lovie, nagtaka ako, kaya pinakinggan ko kayo. Panimula ni Averyn at nanlaki ang mga mata ni Kiefer. All this time, alam mo na pala? Takang tanong ni Kiefer sa dalaga. Oo, kitang-kita ko lahat ng kabuuan na ginawa nyo sa pagtatalik nyo habang nakapukas ang video call. At para bang nanonood ako ng live sa event na hinalikan mo si Lovie at sinabing masama ang pakiramdam mo. At higit sa lahat, nung celebration na nagtali kayo sa banyo, lahat yun nakita ko at nasaksihan ko. Hindi ko nga alam kung paano ko sinikmura ang yakapin ka, halikan ka habang bitbit ang sakit dito sa puso ko. At salamat sa iyo dahil sa mga oras na sinaktan mo ako. Palagi mong ibinibiling kay Sean na alagaan ako. Salamat sa iyo dahil namulat ako na may lalaki pa pala na magmamahal sa akin. Kahit wala siyang kasiguruhan na mamahalin ko din siya. I am sorry, Kiefer, pero ito na ang huling makikipag-usap ako sa iyo. Sorry, pero huli na. Lumuluhang tura ni Averyn. Nanlumo naman si Kiefer nang mapagtanto ang lahat-lahat. Sobrang sakit ang nararamdaman niya. Ngunit hindi niya masisisi ang sinuman dahil sa umpisa pa lamang siya nang nag-umpisa ng sigalot na iyon. Huli man ang lahat para sa kanila ni Averyn. Alam naman ni Kiefer na nasa maayos na taong babaeng minsan na minahal niya. Ngunit dahil sa kasakiman na tuluyang nawala sa kanya nang ganun-ganun lamang. I am sorry, Kiefer, pero sinabihan kita noon pa lang, pero hindi mo ako pinakinggan. Sana huwag kang magalit sa akin dahil ginawa ko lang ang tama. Tura ni Sean at sinundan sa labas si Averyn. Napahagulhol na lamang si Kiefer dahil sa katotohanan na sumampal sa kanya. Pakiramdam niya ay wala na siyang maiharap pa sa iba, lalo na kay Sean at Averyn na matagal na palang pinagtatakpan ang kanyang kamalian. Bagamat inamin niyang kamalian, hindi pa din doon maitatagong katotohanan na may ginawa siyang masama sa dalaga. Naiwan si Kiefer sa restaurant na iyon na luhaan at tila babas ang sisiw na hindi alam ang uuwian. Samantalang si Sean naman ay sinundan ang dalaga at nakita niya ito na lumuluha. Ayos ka lang ba? Pagtatanong ni Sean kay Averyn. Kagad na napayakap si Averyn kay Sean at napatangis sa mga bisig ng binata. Bakit parang nasasaktan ako? Dahil pakiramdam ko ang sama-sama akong tao. Umiiyak na tanong ni Averyn. Hindi naman talaga siya umiiyak dahil sa nasasaktan siya, kundi dahil pakiramdam niya ay may natapakan siya na tao
Wala kang ginawang masama, Averyn. Siguro nga, mali na maghiganti ka. Pero para naman kay Kiefer ang bagay na yun. Mapalad pa nga siya dahil naranasan niya na mahalin ang tulad mo. Kahit na paulit-ulit kanyang sinasaktan. Tura ni siya na't niyakap ang dalaga. Matapos ang gabing iyon, pakiramdam ni Averyn ay nawala ang sakit na kanyang nadarama sa kanyang dibdib. Nakalipas ang isang taon tuluyan nang nawala ng connection si Averyn sa kanyang dating kasindahan na si Kiefer. Dahil nag-focus na lamang ito sa kanyang career, kasama si Sean, at ipinagpatuloy ang kanilang relasyon. Mine, kamusta ang work? Malambing na weekend ni Averyn sa binatang si Sean. Mabuti naman. Teka, Mine, alam mo ba tungkol sa kapatid ni Kiefer? Tanong ni Sean sa dalaga. Nagtaka naman si Averyn dahil walang nabanggit noon sa kanya si Kiefer. May kapatid ba siya? Hindi ko alam yun ah. Bakit, anong meron? Tanong ni Averyn. Ipinakita ni siya ng isang headline at nagulat si Averyn sa nabasa. Hindi ko din alam na may kapatid pala siya sa Switzerland. Ngayon lang lumabas ang katotohanan. Naghirap na si Kiefer dahil simula nang umalis ka sa kanya ay wala na siyang nahanap na modelo kagaya mo. Unti-unting naubos ang kanyang ipon at ngayon lumabas ang katotohanan na may pinapagamot pala siya na kapatid sa Switzerland. Hindi ka takataka kung bakit niya naisipan noon na lamangan ka dahil meron din pala siyang dahilan. Ulila na si Kiefer at siya lamang ang bumubuhay sa kanyang kapatid na kailangan ng gamutan na umaabot sa 100,000 monthly. Paliwanag ni siya na tila ba naawa si Averyn. Bakit di niya sinabi sa atin? Kunot noong tanong ni Averyn. Maybe because he was afraid to lose everything at mawala ang tiwala ng mga tao sa kanya at isipin na mahirap lamang siya. Ano man ang dahilan niya, nakakasigurado ako na valid yun. Tura ni Sean sa dalaga. Nasaan na si Kiefer ngayon? Tanong ni Averyn. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya bilang photographer. Pagsagot ni Sean. What if sagutin ko na lang ang gamutan ng kapatid niya? Pwede naman natin gawin yun, di ba? Even tago ang pagkatao natin? Tanong ni Averyn. Napangiti naman si Sean sa sinambit ng dalaga. I know you will do this kaya susuportahan kita. Palaging mabuti ang hangarin mo para sa kapwa mo. At labis akong nagagalak sa pagiging mabuting tao mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Tura ni Sean at niyakap ang dalaga. Sus, mas mabuti ka. Ikaw nga halos lahat ng pera mo ibinibigay mo sa charity eh. Weekend Averyn at masayang yumakap sa binata. Napagdesisyon na ng dalawa na sagutin ang gamutan ng kapatid ni Kiefer at itinago ang kanilang identity. Kagad na nakarating naman kay Kiefer ang nangyari. Talaga? Meron sumagot sa gastusan ng kapatid ko? Manghang tanong ni Kiefer at naluha sa sobrang galak. Yes, Mr. Kiefer. Mapalad ka dahil walang pag-aalinlangan na tinulungan kanila. Wika ng doktor mula sa kabilang linya. Sino po sila? Pwede ko po bang malaman kung anong pangalan nila? Para mapasalamatan ko sila sa kabutihan ng kanilang ginawa. Tura ni Kiefer at naging emotional sa mga oras na iyon. Hindi nila sinabi. Tura ng doktor at natahimik naman si Kiefer. Naputol ang tawag at hindi mapigilan ni Kiefer ng maiyak dahil sa galak ng kanyang nadarama. Panyo, punasan mong luha mo. Tura ng isang dalaga kay Kiefer. Napalingan naman si Kiefer at nakita ang dalagang si Venice na bagong direktor. Salamat. Pagpapasalamat ni Kiefer saka pinunas ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ka ba umiiyak? May nangyari ba sa kapatid mo? Tanong nito sa binata. Aware naman ang lahat sa kalagayan ng kapatid ng binata. At ang iba ay, bagamat hinusgan si Kiefer, ang iba naman ay naawa sa kanya. At kahit papaano ay nagbibigay ng tulong sa kanilang magkapatid. Wala namang nangyari kay Abby pero may mga mabubuting tao na sumagot sa gamutan ng kapatid ko. Hindi ko alam kung ano bang ginawa kong kabutihan para makatanggap ng ganitong bagay eh. Tura ni Kiefer at hindi mapigilan na maiyak.
Muling nanumbalik sa kanyang ulirat ang kanilang nakaraan ni Averyn. At hanggang ngayon ay, nagsisisi pa din siya sa ginawa sa dalaga. Wala naman perpektong tao, saka ganun talaga ang Diyos. Unconditional siya. At unexpected siguro may dahilan siya kung bakit ginawa ang mga bagay na iyon. Tura ni Vinisat, ngumiti sa binata. Hindi alam ni Kiefer ngunit, tila ba ang gaan-gaan ang pakiramdam niya sa dalaga. Alam mo, minobi ako noon. Panimula ni Kiefer at nakita niyang interesado ang dalaga. Talaga? Sino siya? Pag-uusisa nito. Modelo siya. Kilala mo si Averyn, yung sikat na modelo, yung asawa ni Sean, isa sa pinakamayaman na businessman. Tura ni Kiefer. Sino bang hindi makakakilala sa dalawang sweet couple na iyon? Tura ni Vinis. Si Averyn, nobya ko siya noon, pero dahil nga puno ako ng kalokohan, hindi iniisip ang tama. At maling naghiwalay kami. At si Sean na matali kong kaibigan, ang kanyang nakatuluyan. Malungkot man ang nakaraan namin, masaya ako para sa kanila. Kasi deserve nila ang isa't isa. Tura ni Kiefer at kusang tumulang mga luwas sa mga mata nito. May plano ang Diyos kung bakit nangyari ang mga bagay na iyon. Malay mo, may mas maganda pala siyang plano para sa'yo. Ayos na iyon na nasaktan ka sa nakaraan. At least, natutunan mo ng iyong kamalian para sa kinabukasan. Hindi mo na ulitin pa at gagawin sa iba kasi natuto ka na eh. Litanya ng dalaga at napangiti naman si Kiefer sa tinura nito. Alam mo, pareho kayo na Averyn. Ganyan na ganyan siya sa'yo. Sayang nga lang. At sinayang ko siya. Tura ni Kiefer at hindi maiwasan na magsisisi sa kanyang mga nagawa sa nakaraan. Bawat tayo may nakaraan para sa kanya. Hindi porket siya ang kasama mo eh. Siya din ang makakatuluyan mo. May plano ang Diyos sa bawat tao. Kaya manalig ka lamang sa kanya. Sige na, tara na. At baka mapagalitin ka na naman dyan. Tura ni Vinisat, sabay na bumalik sa loob ang dalawa. Sa paglipas ng panahon ay naging matalik na magkaibigan si Vinis at Kiefer. Naging open ang dalawa sa isa't isa. Ngunit nga dahil may nobyo si Vinis ay hanggang pagkakaibigan lamang ang turing nila sa isa't isa. Kahit na may nadarama si Kiefer para kay Vinis. Minsan ay niyaya ni Vinis si Kiefer na mag-inom kung kaya't alam ka agad ng binata na mayroong problema ang dalaga. Anong meron, nag-away kayo? Nandito lang ako. Kapag kailangan mo ng kaibigan, ng makakausap, ng maiiyakan, sabihin mo, nagloko na naman ba siya? Tura ni Kiefer sa dalaga. Ngayon ay naunawa ni Kiefer ang nadarama noon ni Sean para kay Averyn. Sa tuwing nasasaktan si Averyn at nakikita ni Sean nasasaktan ng dalaga, alam na ni Kiefer ang damdamin nito. Doble ang sakit na kanyang nadarama sa tuwing nakikitang nasasaktan ang babaeng kaniyang pinakamamahal. Bakit ganun? Ang sakit pa din kahit ako pang nakipaghiwalay. Tanong ni Vinisat na papailing na lamang. Hinawakan ni Kiefer ang kamay ng dalaga. Saka nagduran. Not everyone stays forever. You have to learn to let go. Hindi lahat ay mananatili kailanman. Matuto kang bumitaw. Siguro masakit pero by and by, malilimot mo din. Alam mo, ikaw na nagsabi, di ba? Lahat ng nangyayari ay ayon sa kalooban ng Diyos. At nakabatay sa kanyang plano ang gagawin lang natin ay manalig sa kanya at magtiwala. Tura ni Kiefer at pinunas ang luwas sa mga mata ng dalaga. Sus, ginaya mo lang yung mga sinabi ko sa'yo dati. Nakangiting wika ni Vinis. O di ba? Mumiti ka na. Huwag mo nang isipin yon. Move forward. Nandito naman ako eh. Handang sumalo sa'yo. Sasamahan kita at tutulungan hanggang sa makalimot ka. Tura ni Kiefer kay Vinis. Ngumiti naman si Vinis at niyakap ang binata. Salamat. Wika ni Vinis at pinahid ang luwas sa kanyang mga mata. Wala yun. Ano ka ba? No matter where you are, you can make your life as how as you want in the next future days. At malay mo sa future mo, ako palang kasama mo. Pabirong tura ni Kiefer at napangiti naman si Vinis. Sus, bulero. Tura ni Vinis at ngumiti sa binata. Matapos nun ay, niligawan na nga ni Kiefer ang dalaga.
katulad itong pinalampas na araw para ipadama ang tunay at totoo niyang pagmamahal para sa dalaga. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Babe, di ba gusto mong makilala ang mga taong nagbigay sa kapatid mo ng sponsor para sa gamutan? Tura ni Vinny sa binata. Oo naman, bakit? Kunot ng tanong ni Kiefer. I think, alam ko na kung sino sila. Wika ni Vinny. Sino naman? Takang tanong ni Kiefer. Sila Sean at Avery rin. Tura ni Vinny na ikinagulat ni Kiefer. Sa nakaraang kabanatay, sa wakasay, nakahanap na rin si Kiefer ng babaeng kanyang totoong mamahalin. Finale. Samantalang si Sean at Avery ay nagpatuloy sa kanilang tinatahak at napili ang dalawa para magbigay ng mensahe sa mga tao. Di po ba may nangyari na hindi maganda sa inyong buhay? Paano niyo po nalagpasan ang mga bagay na iyon? Tanong ng reporter kay Lashan. Masayang umiti si Avery at sinagot ang katanungan ng reporter. Kagustuhan ng pagiging masaya. Maari mong piliing maging masaya. May mga magpapalungkot sa iyo sa buhay. Pero nasa iyo kung magpapa-apekto ka o hindi. Tayo ang pinipili nating maging tayo. Kung anong mga ating mga pinagdaanan. Daanan lamang natin iyon. At huwag tatambayan. Nakangiting tura ni Avery sa lahat. Ikaw, Mr. Sean. Baling naman ito kay Sean. Ang buhay ay pangarap para sa marurunong. Laro para sa mahangal. Komedya para sa mayayaman. Trahedya para sa mahirap. Ang buhay hindi tungkol sa paghahanap sa sarili. Ang buhay ay tungkol sa pagbuo ng sarili. Hindi mo matatawid ang karagatan sa pamamagitan lamang ng pagtayo at pagtitig sa tubig. Kung gusto mong lagpasan ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo, kailangan mong kumilos kasi ang Diyos, ang may awa, na sa tao ang gawa. Kaya kahit kaawaan tayo ng Diyos, ngunit hindi tayo gagawa, wala tayong mapapala. Makahulugan na sagot ni Sean. Nagpalakpakan naman ang mga nanonood sa kanila. Last na po, ano po ang masasabi at may ibibigay ninyo na mensahe para sa lahat? Tura nito kay Lashan. Nauna nang magsalita sa Averyn, may ngiti sa kanyang labi. The way get started is to quit talking and begin doing. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magsisimula. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Hindi porket nabigo ko sa nakaraan ay wala nang magandang magagawa sa harap. Mali yun. Gawin mong inspirasyon at daan ang iyong mga pinagdaanan para makatawid sa mas magandang kalooban sa iyo ng Diyos. Sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, kailangan nating magtuon upang makita ang liwanag. May gagamitin ng Diyos para tayo itayo at ibangon kung nagkamali ka, matuto ka. At tandaan palagi sa bawat na nangyayari sa ating buhay, Diyos lamang ang ating masasandalan. Mahabang wika ni Averyn at matamis na ngumiti. Tama si Averyn. Maniwala kang kaya mo at nangangalhati ka na sa layunin mo. Let your life lightly dance on the edges of time, like dew on the tip of leaf. Palagi mong isipin na kaya mo at huwag mong isipin na di mo magagawa. Way to succeed is always to try just one more time. At pinakamahal sa mundo ay ang magtiwala. Maaring tumagal ang mga taon upang kumita at isang segundo lamang matatalo. Palaging tandaan na ang kaibigan ay palagi lamang nandyan, ngunit ang pamilya hindi mapapalitan ng kahit sino man. Makahulugan na tura ni Sean at hinawakan ang kamay ni Averyn. Grabe naman ang mensahe niyo para sa lahat. Nakakataba ng puso at talagang kapupulutan ng aral. Saludo kami sa tulad niyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Masayang tura ng reporter at natapos ng gawain na iyon. Labis na hinangaan ng lahat si Averyn at si Sean sa pagiging mabuti ng mga ito sa kanilang kapwa. At ang interview na yun ay napanood ni Kiefer. Ang saya nilang tingnan. Parang tayo lang. Nakatingin na tura ni Kiefer habang hawak-hawak ang kamay ng nobyang si Vinny's. Matapos kasing 5 buwan na panliligaw ni Kiefer kay Vinny's ay, sa wakas,
Sinagot din siya ng dalaga. Babe, di ba gusto mong makilala ang mga taong nagbigay sa kapatid mo ng sponsor para sa gamutan? Tura ni Vinny sa binata. Oo naman, bakit? Kunot noong tanong ni Kiefer. I think alam ko na kung sino sila. Wika ni Vinny's. Sino naman? Takang tanong ni Kiefer. Sila Sean at Averyn. Tura ni Vinny's na ikinagulat ni Kiefer. Sigurado ka ba dyan? Sila ba talaga? Di makapaniwala ang tanong ni Kiefer. Oo nga, ayaw maniwala. Nakangiting wika ni Vinny's sa binata. Totoo talaga, paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Kiefer sa dalaga. Hits, bakit hindi mo sila imbitahin sa kasal natin at makipag-ayos sa kanila? Tanungin mo na din para malaman mo kung tama bang hinala ko. Nakangiting wika ni Vinny's at napangiti naman si Kiefer. Hindi niya alam kung paano imbitahan ang dalawa. Pero paano ako magsasabi sa kanila? Paano sila iimbitahan? Pagtatakang tanong ni Kiefer. Ako nang bahala. Nakangiting wika ni Vinny's. Hindi alam ni Kiefer kung paano niya harapin ang dalawa. Ngunit nagagalak din siya dahil sa matagal na panahon ay muli niyang makakasama ang dalawang tao na naging mahalagang parte ng kanyang buhay. Ilang araw nang naghanda ang magnobya para sa kanilang kasal. At inayos na ni Vinny's ang imbitasyon para sa dalawang tao na naging mahalaga sa buhay ng kanyang mapapangasawang si Kiefer. Ano ngatin? Nakangiting wika ni Averyn kay Vinny's. Personal na nagtungo si Vinny's sa opisina nila Averyn at Sean upang ibigay imbitasyon para sa darating na kasal nila ni Kiefer. Ako si Vinny's, fiancé ni Kiefer. Sagot ni Vinny's at nagulat naman si Averyn. Wow, nice meeting you. Maupo ka, tatawagin ko lang si Sean. Matutuwa yun na malaman na ikakasal ng best friend niya. Mabait na wika ni Averyn. At kaagad na tinawag ang kanyang asawang si Sean. Talaga? Ikakasal ni si Kiefer? Nakangiting tura ni Sean at hinarap ng dalawa si Vinny's. Siya daw ang fiancé ni Kiefer. Siguro kilala mo naman kami. Nga pala, anong kailangan mo at nagtungo ka dito sa amin? Tanong ni Averyn sa dalaga. Ngumiti naman si Vinny sa kainabot ang maliit na envelope sa dalawa. Sa makalawa ng kasal namin ni Kiefer, gusto niya na makita kayo at makipag-ayos sa inyo. Alam ko din na kayong nagbigay sa kapatid niya ng pera para sa gamutan nito, kaya gusto niya na personal kayong makausap. Mahabang litanya ni Vinny sa dalawa. Totoo ba? Sige, dadalo kami. Gusto din namin makausap si Kiefer. Alam mo na, makapag-usap about sa mga pinagdaanan namin. Congrats din pala sa inyo. Masaya ako sa wakas ay nakahanap din si Kiefer ng babaeng mamahalin niya ng totoo. Mahabang litanya ni Sean at hindi na makapaghintay na makita ang dating kaibigan sa mahabang panahon. Maraming salamat po sa oras ninyo. Aasahan ko po kayo. Masayang wika ni Vinny's at hindi na makapaghintay na sabihin kay Kiefer ang magandang balita. Matapos na makausap ni Sean at Averyn ay masayang nagpaalam si Vinny's sa mga ito. Pag-uwi sa kanilang tahanan ay masayang ibinalita ni Vinny's ang kanyang naging matagumpay na pag-imbita sa dalawa. Talaga? Pupunta sila? Hindi makapaniwalang tura ni Kiefer sa kasintahan at mapapangasawang si Vinny's. Oo, at excited na nga sila pareho na makita ka eh. Tura ni Vinny's na may ngiti sa labi nito. Di ko alam paano ko sila harapin. Tura ni Kiefer. Sundin mo lang ang laman ng iyong puso. Hindi mawawala sa buhay ng taong masaktan dahil dyan nagiging matatag ka at natututo ka sa mga bagay-bagay. Hurting is a part of life. As long as goes, it is always rainbows and butterflies. The reality to this is to be accepted. When you love, you are taking the risk to just put your life out there, out in the open. You may never know if it is going to be worth your time if you will not give your best. And in doing so, you are also preparing yourself to get hurt. There is a big chance for it too. This is inevitable. Regardless, you have to stay strong. You have to be resilient because that is when you learn.
Mahabang paliwanag ni Venice kay Kiefer at pinapalakas ang loob ng nobyo. Aware si Venice sa nakaraan ni Kiefer, kung kaya't nais niya na maayos ang lahat bago pa man sila maikasal ng binata. Upang sa kanilang pagtahak sa kinabukasan ay wala ng agam-agam nila mula sa nakaraan. Sana nga tama ka. Nakakakaba. Mas kinakabahan pa ako na makaharap sila kaysa sa kasal natin eh. Tura ni Kiefer. Puro ka talaga kalokohan. Tura ni Vinisat, tagihapan ng dalawa. Makalipas ang ilang araw ay dumating ng kasal ng dalawa at labis ang sayang na darama ni Kiefer at Venice. Dahil sa wakas ay dumating ng araw ng kanilang pinakahihintay. Habang naglalakad sa gitna ng altar, nakita ni Venice ang lahat ng bisita. At masaya ito na makitang tinupan ni Sean at Avery ng kanilang pangako na dadalo sa kasal ni Venice at Kiefer. Nang makarating sa dulo ng altar ay hinawakan ni Kiefer ang kamay ng dalaga at doon ay inumpisa ng seremonya. Oras na para sa mensahe niyo at mangako para sa isa't isa. Tura ng pare at masayang nakangiting tumingin sa dalawa. Nauna nang magbigay ng mensahe at kanyang pangako si Venice. I love you with my whole heart, with a passion that can't be expressed in words, only in kisses, glances, and years of adventure by your side. I promise to be your honest, faithful, and loving wife for the rest of my days. I pledge to honor you, love you, and cherish you as my husband today and every day. Today I say, I do. But to me that means, I will. I will take your hand and stand by your side in the good and the bad. I dedicated myself to your happiness, success, and smile. I will love you forever. Share my every dream come true. And I can't wait for the reality we get to build together. I promise to be your guiding light in the darkness, a warming comfort in the cold, and a shoulder to lean on when life is too much to bear on your own. Give me your hand, and I will give you forever. You are love more than any metaphor can ever try to express my love, my husband. Makabagdamdamin na mensahe ni Venice sa binata. Naluha naman ang lahat sa magandang mensahe ni Venice para kay Kiefer. At madadama ang bawat salitang kanyang binitawan, ang pagmamahal at sinseridad ng dalaga. Naluluha naman na nagsalita si Kiefer. I vow to always protect you from harm, to stand with you against your troubles, and to look to you when I need protection. There is no ready me for love, say Tori, but to love more. Today and forever, I will follow his advice and seek my remedy in your arms. She make me laugh. She make me think. And above all, she make me happy. I promise to be your navigator, best friend, and husband. I promise to honor, love, and cherish you through all life's adventures. Wherever we go, we'll go together. How lucky I am to call you mine. Your love and trust makes me a better person. Each and every day. For all those times that we've been together, there's always been a mutual understanding that's only shared when two people love each other truly. You were there for my greatest challenges. You encouraged me to grow. You helped me believe in myself and become the person that I am today. In your arms and by your side. I know I can do anything. I'm proud to call you my wife in the world. You love me in love and complete me in ways I never knew possible. From this day forth, I promise to listen to you and learn from you, to support you and accept your support. I will celebrate your successes and mourn your losses as though they were my own. I will love you, my wife. I rejoice in your love for me for all of the years of our lives. Nakangiting wika ni Kiefer na may halong luha sa kanyang mga mata. Noon ay hindi niya inakala na magpapakasal pa siya matapos sa mga nangyari sa kanila ni Averyn. Ngunit dahil kay Venice ay muli siyang naniniwala sa mahika ng pag-ibig. Masaya si Kiefer dahil sa wakas, natutunan niya ng kahalagahan ng pagiging tapat sa pag-ibig. Bagamat hindi man niya iyon nagawa kay Averyn at tuluyan itong nawalay sa kanya ay masaya si Kiefer dahil
nakilala niya si Venice na palaging nariyan para sa kanya. Matapos ang seremonya ay tuluyan ang sinambit ng pare na ganap ng mag-asawa, si Kiefer at Venice. Nagtungong mga ito sa main venue at doon na nakausap nila Everine at siya si Kiefer. Congrats bro, masaya ako para sa'yo. Masayang wika ni Sean kay Kiefer. Salamat sa pagdalo. Di ko akalain na totoo nga ang sinabi ni Venice, pupunta kayo dito sa kasal namin. Nahiyang tura ni Kiefer ngunit mababakas sa mga labi ng binata ang ligaya na kanyang nadarama nang makitang muli ang dalawang tao na mahalaga sa kanyang buhay. Congrats sa inyo. Masaya ako sa wakas na nahanap ng tamang babae para sa'yo. Alagaan mo si Venice. Dahil nakita ko na mabuti siyang tao, sana hindi na maulit pang ating pinagdaanan. Nakangiting tura ni Everine sa dating kasintahan. Salamat sa lahat. Tanong ko lang, kayo bang mga misteryosong nagbigay ng sponsor sa gamutan ng kapatid ko sa Switzerland? Seryosong tanong ni Kiefer sa dalawa. Ayaw pa sanang sabihin ng dalawa ngunit ayaw din naman nilang maglihim pa kung kaya't sinabi nilang totoo kay Kiefer. Nalaman kasi ni siya ng kalagayan mo and we decided to help you. Wika ni Everine. Salamat sa kabutihan na taglay nyo. Patawad rin pala sa nakaraan na kamalian. Natuto na ako dahil doon. Masayang wika ni Kiefer at napaluha sa sayang na darama. Minsan kailangan mong ilabas ang lahat ng sama ng loob mo para malaman nilang hindi unlimited ang presensya mo. If you're allowed to cry, you should not forget that venting on what bothers you is not prohibited too. You are entitled to this. This will help you in handling the situation. You are encouraged to observe maximum tolerance. But if you find yourself running out of hope and patience, give yourself that moment. Then, move on. That is how it has always been. Kalimutan mo ng nakaraan at mamuhay sa kasulukuyan. Masaya kami na tumulong sa iyo, Kiefer. Ano man ang ating nakaraan, past na iyon, na dapat ibaon na lamang sa limot at palitan ng masayang alaala. Tura ni siya na at ngumiti sa kaibigan. True, kahit hindi mo nabalikan ang nakaraan, babalik at babalik lang kusa iyon hanggat hindi mo binibitawan. As said, we should all give our time, linger in the pain for a little while. However, we are all expected to move on. This is easier said than do. There are times when letting go of our bad experience is the hardest. There are times when we even lie to ourselves because of this. We try to convince everyone that we are already okay. But truth is that the hurt still bothers us. If this still happens to you after going through pain, it only means that you have not let go of the situation yet. You should take time for this. There are many sad Tagalog quotes that can help you cope in the pain. Hindi mawawala ang nararamdaman mo para sa kanya kung patuloy ka pa rin umaasa. The truth is that hope can be fatal. Many hold on to it because of the promises it brings. However, it may also mislead us. If you are trying to forget someone, make sure to do it all the cost. Do not reserve any space for hope there. If you will hold on to that little possibility, it will spoil the life that you are supposed to be having. You deserve more than this too. You should not hold on to something you are uncertain of. Dagdag naman ni Sean. In a world that's full of negativity, it's really not easy to start your day with a positive mindset, let alone keep your calm at the end of the day. These negative ambiances can be brought about by people who can be mean at times, by things that don't get as planned, or by disappointments that can dampen our spirits every now and then. So, when times get tough, we could really use some positive minds to help us get going again. Trust to God. Nakiting wika na Everine at nagyakapan ng mga ito. Mahaba man ang tinahak na daan ng mga ito, bago natamo ang kaligayahan sa kanilang buhay, at least, dulo ng daanan ay may naghihintay sa kanila na kaligayahan. Nagkamali man si Kiefer noon dahil sa nagawa niyang pananakit kay Everine. At least, natuto ito mula sa kanyang kamalian at ginawa iyong daan para tahakin ang panibagong pagsubok sa kanyang buhay. Nasaktan man sa kanyang nakaraan si Everine, hindi naman siya pinabayaan ng Diyos dahil ibinigay sa kanya nito si Sean na handang umagapay sa kanya sa buhay.
Samantalang si Kiefer na nagkamali sa nakaraan, natuto naman ito sa kinabukasan at nakilalang dalagang si Vinis na walang pag-aalinlangan na tinanggap ang kanyang mapait na nakaraan. When you're in love, you can always draw its sweetest smiles on your lips and get your tummy filled with butterflies. You can fall asleep because reality is better than your dreams. And the best thing about being in love is when your special someone utter the words what your heart wishes to hear. And knowing your presence and absence both mean something to that person. The easiest way of motivating or cheering someone is by saying, "Kaya mo yan." You can use it in most situations, from the very simple ones down to very complicated ones. You can use it when someone is nervous, when they're about to do something, or when someone is having a tough time in their life. This phrase is short, but it can mean a lot, especially when you say this with much sincerity. Huwag kang susuko. There is a more modern version of this phrase that also implies the same meaning. Laban lang. These phrases are used the same way. People use them in different countries. Filipinos don't easily give up, whether in love or life. They can manage to endure a lot of pain and try everything they can. The perfect example is when Filipinos continue to find ways to live despite being in complicated situations. These phrases are a reminder to keep moving forward with the lives of Filipinos up in the Philippines. Giving up is not an option. Some people don't dare to take a step because they are afraid of failure. But life teaches us that it's okay to fail. Sometimes, there are more things that you can gain from losing than winning. One perfect example of a person that fits the Tagalog motivation phrase. Huwag kang matakot mabigo. Mahirap umiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Pero mas mahirap tumawa para lang ipakita na hindi ka nasasaktan. We all have our vulnerable moments. No one is exempted. At one point, a person will have to deal with this. She do not have to put on a fake it by acting like you are okay when you really are not. If you feel like crying, then do so. That will not make you less of a person. Take your time and unload if you may. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong natutunan sa kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po! Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!